Ito po ay katanungan ng isa nating ka-TV na sa aking pagkakaalam po ay isa rin siyang senior citizen na kagaya natin. At nagtatanong kung bakit hindi daw niya ma-access yung kanilang bagong installed o kabit na PLDT internet service, no? Hindi niya ma-access yung home fiber modem. Siguro dahil gusto niya magpalit agad ng password. So ito po doon sa ating mga ka-seniors, sa mga bagong kabit o installed at hindi tech savvy o internet savvy na mga kagaya ng mga millennials o mga Gen Z na talagang medyo expert na rito sa mga ganito. So ito po ay para sa kanila, no? So para sa inyo na rin pong lahat, para at least malaman natin kung bakit hindi natin ma-access itong 192.168.1.1. So ito po ang simpleng gagawin nyo. Pwede nyo itong gamitin ang inyong cellphone, no? So ito po. Open nyo lang po yung inyong cellphone, no? At itong gagamitin po natin, no? So yung inyong browser, no, Google, click nyo lang po yon, tapos itatype lang po natin dito yung 192.168.1.1. yan, katulad yan. So pag na-type nyo po yan, lilitaw naman po itong your connection is not private. Kung yan po ang lumitaw, tingnan nyo lang po sa may ilalim, meron po nung advanced, kiklik nyo lang po yon. And after nun, may makikita ang katulad dito, no? Yung security certificate is not trusted. So, pindutin nyo lang po yung proceed. Pag proceed na po, lilitaw na po itong PLDT home fiber modem. At ang default name and password nyan is admin and 1234. Tapos, lilitaw na po yan. Ngayon, kung ako katulad dito, napalitan ko na po. So, yung akin na pong password at saka yung name nya, no? So, pag nabuksan nyo na po yan, at ito na po ang lilitaw. So, pag nakita nyo na yan, yan, marami na po yan. Pwede na po kayo magpalit ng password, magpalit ng SSID name, pwede na rin pong makontrol ninyo yung parental control para dun sa mga gumagamit na gusto nyo, may oras lang, no? Andirito na pong lahat yun. So, ganun lamang po para ma-access po natin ang PLDT Home Fiber modem, no? So kung na-experience nyo na hindi mabuksan, yun lang po ang gagawin ninyo. Advance, proceed, tapos default name, default password, admin at 1234. Then lilitaw na po yung kabuuan nun, papalitan nyo lang po yung password nyo. Okay? Sa muli, ito po ang inyong lingkod, Debet Roman TV. Bye!